So yun mga kalingap, welcome back again sa ating YouTube channel ng Justin Aguirre Vlogs. Ngayon for this video is mag-daily vlogs lang tayo. So ngayon nga, wala kami pasok pero mamaya may pasok pa. Apat na okasyon, immersion saka sa BCom namin. At ngayon, samahin niyo po kung magalagala dito. Sinama ko ng kaibigan ko dito sa Bulacanha Garden. So nakikita ko lang po mga kalingap. Napakaganda siguro dito na yung ibang mga halaman. Maganda ito sa kuko ni Kuya ko. Yung parang gaganda kasi dito ng halaman. So kaya papakita ko sa inyo. Magaganda po yung buhay na. So yung kaibigan ko kasi may negosyo dito. So yung nag-aangkat ng mga buhay na pechay, mga kamatis, sili. So yun yung negosyo niya dito. So plano ko din sana na magkakaroon ng small business tulad ng sa kanya. Kasi di ko alam kung mainit yung kamay ko sa pagtatanim. So ano talaga yun, kasi yung papa niya is more on agriculture. So grabe oh, ang ganda ng mga halaman. Oh yun, bagay na bagay ito oh. Sa kubo ni Kuya ko yan. So sayang, kasi sana na ano, mga kaibang halaman. Sa paglibot-libot dito sa garden nila, marami kang makikita ang mga kaibang halaman. So, napakaganda dito mga kalinga. Talagang makikita mo yung iba't ibang halaman na pwede mong ilagay sa bakuran mo. Mga buhay na yan, pwede mo yung ilipat. Grabe, ang ganda niya tingnan. May mga papaya din doon. So, napaka sarap sa pakiramdam na may makikita ang mga tubong halaman. Kasi yung mama ko mahilig din siya maghalaman. Marami siyang halaman sa bakuran na pinapatubo niya. At sabi daw kasi may paniniwala na kapag daw yung mga bata is magkakasakit, kumbaga napupunta dun sa halaman para hindi na dumapo pa sa takap. So, yun yung ano, pinaka main purpose din yung mga nanay natin kung bakit galit na galit sila pag natatapakan yung mga halaman nila. So gaganda oh. Oh. Grabe, ito pa. Bagay na bagay ito sa bakuran ni Kuya ko yan. Ito. Ano kaya ito? Ganda oh. Baka siyang ano. Grabe mga kalingap. Nakakamiss dito sa pinuntahan namin itong kaibigan ko, kababata. Dami magagandang halaman na pwedeng dayuhin. Yun oh. Pinakadabas oh. Pa. Ganda ng mga itsura niyo. Uy, nasa yung kasama ko. Sulit dito. Siguro everyday nila binibiligan kasi may host dito. Wow. Bibigyan ako dito. Maganda kasi tingnan no, tingnan mo dito. Siya yung alingap. Ikakilala pala tayo dito. Si nanay. Ah, ito, mga upuan po. Yan ang mga kinagawa namin. Ayun, 6 wheel. Magkano po sa mga ganyan kaya? Ito sa Bulacanha Garden. Sa Bulacanha Garden po ito. Ano pangalapin niyo po na yun? Bulacanha Garden, sir. Kapaso, andito na lahat. Ano pong pangalan niyo na yun? Bulacanha Garden. Ah, Bulacanha Garden. Yung pangalan niyo po mismo? Ako si Maripi Toripio. Uy, grabe. Talaga ako, Ignacio. Ito po talaga yung pinagkakabala niyo. Ito talaga, simula ng kami magdiposyo, ito na, Bulacanha Garden. Ang ganda, ang ganda doon. Hindi ko tigot ako doon. Nagsimula kami sa 20 pesos ng year 2004. Hindi ko akalain, nakapagpatapos ako ng dalawang anak. 20 pesos na? Yes. Mayroon ako, meron na ako siman, meron na ako. Uy, grabe. Tapos may nag-aaral ako ngayon, architecture sa Naga. Seaman, accountancy at architecture. Dito ko lang kinukuha sa pagkahalaman. Tapos ito, nag-another projects na naman ako. Magkawa ng mga garden set.
mga garden set naman po yan. Oo. Maganda yan yung mga lamisa ba? Ano ba yung lamisa? Tapos nagla-landscape kami. Nagla-landscape din po kami? Yes. Ba? Katulad ngayon, dalawa ang kutrata ko ngayon. Sa Kapalungka. Tapos yung ginagawa ngayon na pansyon mo dito sa Mansion Shade. Sino okay. Yung mga vlogger atin na napadpad na dito? Ah, oh, marami. Isa na nagpunta dito sa Ampin Kiling. Hindi ko akalain. Tapos sabi ko nga napupunta dito. Sabi ko, parang nakikilala kita. Sabi niya, ako po si Evangeline. Evangeline. Tapos sabi ko, ang pupuka ko, eh pag nag-ano ka, mahaba, ang pupo na brown. Bakit ngayon ay maiksi na? Tapos si Puyla to, ay tupo naman talaga yan. Si Puyla to. Ang baya karating dito, punta dito, tupo na meat. Tapos isa na si Ipret Espanyol. Tapos si Paring Pungki Prab. Punta na yan dito. Uy, galing ah. Tapos si Kalinga Prab. Uy, napadpad na din pa dito. Oh, pogi-pogi. Yeah. Na-meet ko na sila. Nandahan dito sa Bulak Kenya Garden na to. Ito po sila na-meet. Dito ko sila nakilala. Okay. Kung wala ako nito, di ko sila di ko kayo, katulad mo. Okay, hindi ko kayo makikilala kung dahil dito sa halaman. Kung isa na akong di nag-garden, wala akong makikilala. Ganda ng mga halaman nyo na yun. Iba. Eh, wala nag-aasikaso dyan. Bali totally, kami na lang mag-asawa kung mag-asikaso dyan. Kasi sayang naman yung pagpapasol ito, kaya naman namin. Kaya naman mismo po yung nag-chatan. Kami na paparami, kami na yung nag-aasikaso dyan. Tapos mayroon naman akong ibang tao na nagagawa ng mga garden set. Kaya sa mga ganyan niya? Ha? Sa mga isang set ng ano niyo ba? Ang isang set niya, nandun na sa labas, ang price niyan, isang set, katulad nito, dalawan nito, tapos dalawan na isang na mesa, dalawang dito. Presyo niya, 8,000. 8K. Free deliver. Free delivery na yun. Yes. Panis. Tapos meron ito, napakarami na sa labas. Oo, yun nakita ko doon sa labas. Ang ganda ng ano yun ay. Kasi may nagaganda na ako doon yung panlagi sa... Oo, nakikita na kita sa picture ka doon. Ganda kasi yun. Iwas yan. Lawak. Siguro ang sukat nito nasa 2,800 square meter. 2,800 square meter. Itong kabuuan po nito. Yung 500 square meter, hindi ko pa napubuksan kasi hindi ko na halos kinakaya. Meron pa doon? Meron pa, kaso hindi ko pa napubuksan. Sa inyo po ito mismo property? Abali, nagkirerenta ako. Nagkirerenta ka lang po. Pero sa ngayon, bibili na ako ng lupa na maiwas, pero wala malayo sa Kabayanan. Ah, malayo po. Oo, para sasadyain ba? Parang park. Uy, yan. Yung maganda. Yan lang naman talaga yung pangarap ko. Yan po si Kenneth, kababata ko po yan. Tapos, sinama niya ako dito kasi naghahanap din kasi kami ng maraming gano'ng gawing small business, negosyo. Pag, siya kasi nagde-deliver yata siya dito, di ba? Mm-mm. Siya po yung nag-ano sa'yo dito ng... Ano yung inaano niya? Yung mga sinusupply niya sa akin yung mga punta ay mga gulayin. Kasi ang daming humahanap dito ng mga gulay. Kaya nga po, yung pinagkakabalahan niya ngayon eh. Oh, natutuwa naman ako kay Kenneth kasi kahit dyan ay high school na ba, ay matibay yan. Kaya nga. Oo. Mga batak tutuwa sa mga gawain. Tutuwa ako kayo sa batang yan. Kanina nga sabi ko sa kanya parang katakog talis na nyo. Kababata ko po yun eh. Mga masitas, ganda. Ito po yung bahay niyo, may bahay po. Ay, hindi nuno. Ito nuno ay parang pahingahan. Pahingahan niyo lang po ito. Pahingahan ito. Hindi ako natutulog. Ito ay yung business. Kaya makakapagpahinga dito kahit gabi. Tatawagin ka ng mga customer, kakatukin ka. Kaya gusto ko... Kahit gabi po? Oo, kahit gabi. Kaya gusto ko ipahinga naman. Ito yung mga paborito ng mama ko. Na kapag na dadagil namin. Oh, ay. Gagalit syempre. Basira yung orchids. Ito yung dentro. Yan naman yung mga strapanda. Ang dami nang nawalang halaman. Katulad sa anong palanupsis. Wala na. So yan sa mga naghahanap po dyan ng katulad halaman. Katulad yung mga aturyong ganyan. Yan, nandito na po. Napakarami. Nandito naman ang lahat. Complete packets. Nandito na yung mga ornamental plants. Yung mga gulay. Tapos yung mga flowering, andito na. Andito na po lahat. May mga garden. May mga garden set. Sa simento. At saka yung paso sa clay. Meron. Maraming darating. Ayan.
sa mga makakapanood dito. Punta kayo dito sa Bulacanya Garden ni Nanay. Tapat ng Pure Health. Talagang subok na pinupuntahan ng mga vlogger. Sabi niya Nanay, hindi niya mamimit yun kung walang kulasan ganitong halamanan. Ganda naman kasi po talaga sa mata ng mga halaman. Yes, nakaka-relax. Oo, nakaka-relax. Tingnan na, hindi kayo ilan taon na po kayo? Parang hindi kayo tumatanda. Sa ako ngayon? Opo. 46. 46? Oh, gabi, parang mga 37 lang. 46 na ako. Nang dahil dito sa halaman, isaan sa ako sa nag-judge sa mga pati-complete. Pero sa ngayon, pahinga na ako. Ah, nag-beauty contest. Dahil matanda na. Nag-ano ka din po? Oh, nag-judge ako ng mga beauty contest, mga school, oy, grabe. Mga barangay, mga bayan, mga city. Uy, grabe. Nag-beauty contest. Sa ngayon, medyo ayaw ko na kasi 8 taon na ako nag-judge. Pahinga na. Pahinga na po. Anong tawag sa ganun na yung scrap banda. Waling-wali. Waling-wali. Ayun na pala yung waling-wali. Ganun waling-wali. Ito naman yung palanopsis, kaso iisa na lang. Ayan yung pilaw na yan. Yan ang palanopsis. Dati ang dami ko, nitong nakaraang buwan, mabenta kasi nagmahal na araw. Ang ganda yan, no? Ito sa mga ganito. Yan naman ay antorium. Antorium pala. Ito naman yung parikitit na money plant. Ah, ito na yung money plant. Yes. Pag malaki ang tuna, mayroon tayong malaki-malaki na nasa labas. Andito nuna yun. Malaki-malaki na yan. Yan na yan. Ah, siya na yan. Yan. Money plant. Ano man po yung yan? Yung kumbaga... Barricaded pa siya. Napakaswerteng halaman niya. Ah, maswerte po yung ganyan. Kaya hindi ko inaalis yan. Kasi simula nang inilagay ko yan dyan, abay, ang ganda ng pumapasok ng swerte. Talagang pumapasok yung customer talaga. Yan, na yan. Dati yan nandun sa min po. Ito. Sa pinakabinto. Totoo po talaga yung yung money plant. Talagang totoo siya. Yung iba kasi, di pang di naniniwala. Pero, totoo yan. Yung cream niyan, ang dami nagsasabi na pag pumito daw, swerte. Inabangan ko nga, totoo pala. Pumito? Nagpito. Kasi yung anak kong panganay naglaban ng listarisa. Isa sa nakapasok. Uy, grabe. Okay. Nice. Kaya ako. Pero ba nakita dito mga kaiba? Nasa, ano yun? Yung nasa gitna. Yan o, yun ako. Yung po, anong tawag sa ganyan? Ito, yung pang nakikita ko lang sa mga... Ito, ganda. Bonsai. Busita yan, bonsai. Bonsai. Ganyan na po talaga siya. Ganyan na, pinagawa ko talaga yan. Ganda niya. Yan, napakarami ko yan ngayon, wala na. Ilan na lang. Yan mo yung mga nakikita ko sa mga building na... Sa mga may building na malalaki. Yan ang kailangan. Ang ganda niya tingnan, para siyang landscape na puno. Nakikita sa mga painting. Ang ganda dito na sa place. Saka... Kahit mainit dito, wala akong Di mo nga makamdaman. Kahit taga-ganito akong palat ko, hindi pa rin nagbabago. Sa loob ng 22 years. At 22 years ka na po dito na... Nag-start ako mag-pastanggat. Year 2004. 2004. October. Nagsimula kami sa 20 pesos. Imagine, no? 20 pesos. Akala na mapagalito ko ito. Napagayang ko. Nakapalawa ko. Marami ako nakilala. Tsaga-tsagaran talaga. 20 pesos. Ano pang ginawa sa 20 pesos? Nagsimula kami sa 20 pesos kasi nagkinasal kami ng 2003. Parang yung pera ko. Parang binigay ko ito sa pianan ko kasi siyempre kinasal kami magkasama. Hindi ko naman kailangan yung pera, binigay ko. Wala kami sinimulang kundi 20 pesos na. Ano pong ginawa niyo doon sa 20 pesos? Kumbaga, binili niyo ng ano? Nag-ahinti ako ng ginagawa ko ng mga pikuri ng mga 20. Ah. Tapos, gumagawa ko ng mga santo sa simento. Oh. Tapos ngayon, ang nagtagal-tagal na, hindi na ako gumagawa kasi tumatanda na. Ito na, nagkahalaman na lang ako. Kasi yun, ganda na ang lawak. Yan, tapos nagla-landscape na. Napalago na. Hindi na ako gumagawa kasi nagkahalo ko ng simento, nagkipit kong rako, hindi na. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Doon kami nagsimula sa 20 pesos. Nagkahinti ako, tapos may nagpagawa, may nagpapintura sa akin sa words na 1,000.
Yun, sinimulan ko na. Pinili ko ng materialis. Hanggang sa naging ganito na. Ang ganda. Lawak. Malawak. Imagine. Hindi lang ito ang pinapangarap ko, Tutoy. May kang pangmas. Kakaroon din ako ng pang. Darating ang araw, kakaroon din ako ng pang. Nang dahil sa halaman. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang. Yun ang importante. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kailangan matyaga. Matyaga. Masipag, masinop. Uy, yun. Masinop. Yun ang kailangan. Pero, dapat isasama natin si God. Apo. Bago kami nagsisimula, tumatawag ako sa Panginoon Diyos. Kasi kung hindi tayo tatawag sa Kanya, hindi naman tayo magkakaroon ng ganito. Ukunahin natin siya bago yun. Puro kapirahan. Parang sa Kanya yung pagpapala. Yes, ito ko yan. Magkano sa mga ganito nyo na yun na, money, money, ito? Money, three. Ay, ano? Magkano po sa isang... 350. 350. So, ano yun? Ano yan? Kung sa ano ay... Dinugtong? Drafted? Meron din pala kami doon ng mga class, iba-ibang klase. Anong mga klase ko? Mga drafted lang. Pero ano naman yung mga talaga? Hindi siya sabit. Maganda yan. Try kung ano yan dito. Pagbalik ko ito. Drafted ito. May puno na siya, tapos idudugtong mo dito. Iwiwain mo sa ganyan. Ang tumuro naman ng ganito sa akin, yung anak ko na si Mang. Kasi ito yung nananalo siya. Sa mga ganito ba? Oo, siya yung magaling magtuktong, mag-crafted. Siya yung magaling. Halimbawa, katulad... Ano po yung puno niya? Hindi ko alam. Nakuha sila ng iba. Halimbawa, ito ang puno nito, green. Oo. Tapos lalasunin siya. Tapos hihiwain. Kukuha ng ganito. Ah. Okay. Ano po? Marketing ba yan? Hindi, no. Iba po yung market. Ano siya? Crafted. Crafted. Ihihiwain sa gitna, tapos ipapasok mo yung sanga. Saan na yan? Bubulubudan mo. Nagpukat na yan sa loob. Tapos tatalian mo siya ng ganito. Ayan na. Ang galing, no? Ano siya? Ayan na. Ayan na, buhay na siya. Uhilahin mo. Buhay na. Buhay ka ng sariling ano. Kumbaga, in-adapt niya yung puno, yung mismong katawan. Mm-hmm. Pag ganyan na, malang benta. Pero pag sa puto, sa katawan, hindi mo kayang ibenta. So, magsigbenta pesos siya. Pero pag kagad na, nabibenta mo siya ng mahal. 350. 350, napakabilis yan. Ilang piraso na lang. Ang ganito niya, lana, yan na lang. Ganito dalhin sa, ano, talim tayo nito sa bahay. Magkawa tayo ng ano kay nanay. Tapos, kumbaga, parang may ano ba? Kasi maganda din talaga may kong ganitong money tree. Kasi, ano, maraming swerte na pinadala yan sa atin. Tapos bukod dito to, nagpapa-OGT ako dito ng tree. Nagpapa-OGT ako. OGT po. Yung mga iskilahan na gusto mag-OGT dito, nagpapa-OGT ako dito rin. Meron na ako ngayon ito OGT na po. Kulay na ito. Ano ba yan? Talipatid. Ilan po sila? Mga kapataan mo si Jati Gratiti ng Gratiti. Sa mga ano siguro yan sa College of Agriculture sa NSC? Yung mga ano. Tapos yung mga occasion na gusto mag-aral ng ganito. Nagpapa-OGT ako dito. Libre. Ano siya? Ilan yung anak niyo na? Ilan yung anak niyo po? Naging anak? Lima. Yan. Ang panganay ko, nagkatrabaho na, tapos na. Ilan taon po yung panganay niyo? 26. 26 na? Yes. Wala pa rin asawa. Tapos, yung siman ko, na ngayon ay nag-aasikaso na para nasakay na. Tapos may nag-aaral akong arkitekto sa Naga. Sumunod, grade 11, nasa Lourdes. Babae lalaki po? Yung grade 6 ko. Babae lalaki po yung grade 11? Babae. Dalawa lang ang lalaki ko, tatlo ang babae ko. Oh my God. Balance na. Ang ganun ay, kasi napatapos niyo yung ano yung mga anak niyo dahil lang sa... Yan ang dahil dito sa halaman. Pagkahalaman niyo po. Napaka, ano, natuwa ako nang dahil sa halaman. Hindi ako makakapagpaaral ng anak. At hindi ako magkakaroon na yung simpleng buhay yung pangarap ko.
gusto ko lang yung kakain lang kami sa maghapon 3 beses. Tema, dumating na yung time na hindi ko naman talaga kinugusto. Na, narating ko na, nagkaroon ako ng bahay. Nandito na ang bahay ko sa Dai. Nagkaroon naman ako ng sasakyan. Hindi ko lahat yung pinangarap. Hindi ko akalain na makakasakay na ako sa 4-wheel. Yeah, nga po. Ang dahil dito sa halaman. Grabe, no? Laki ng dinudot sa buhay niya yung pag-alaman. Sa 20 years. Sa loob ng 20 years. Sabi nga nila, ako daw ay Donya na. Sabi ko, hindi. Ang Donya na, pagtapos ang lahat ng mga anak. Opo. Oo, hindi pa ka ako. May tatlo pa ako nag-aaral. Okay, mga maliit. May ano ka pa eh. Grade 6. Ay, ka rin ay maliit na bata. Mga anak ng mga tauhan. Ah, kapag... Kasi gusto ko, mga tauhan ko, kahit mga asawa nila, gusto ko ng dito rin sila. Sila yung ano, dito kumaga. Sila nakatira. Diyan tapos sila may nakatira doon. Tapos yung pinaalis ko yung nantuod kasi gagawin yung tindahan na kalagay. Ah, lawak dito no, Nay? Sayang kasi yung pwesto ko, kaya kailangan yung gamitin ko. Ang ilalagay ko na doon lahat, mga paso, tapos maraming mga pato. Doon ko na ilalagay lahat. Paso at yung mga... mga ano, paso, bato. Yung lahat ng magagamit sa landscape, diyan ko na ilalagay. Tapos ito na mga pati, ah, yan na po, yan mismo pangano yung kasi. Ay, yung mga ano yan, yung mga fountain. Gumagawa kami, kaso wala, out of pista. Kung naabutan nyo lang kanina, napakarami kong gawa dyan. Nakaitiliver lang maga-maga. Napakarami sa truck. Ganda, no? Gandang negosyo din. Tapos yung isa yun, kanina, na-deliver ko na sana ng kapalungka, kinulit ako. Binili naman ng galing US. Binili na. Wala na. Mamaya magpipintura na naman kami. Gagawa na naman po. Gagawa na naman kami. May mangyayari naman kami. Kaya, sige na. Pintura lang kami ng pintura. Makita ko dito noon ng pagdaan ko yung bilog na fountain na may... Meron. Kaso, wala. Wala na. Gagawa pa kami. Mabilis po maubos, no? Basta marunong lang tayo sa customer, babalikan ka. Pero kung hindi ka marunong sa customer, hindi ka babalikan ka. Talagang ano lang ko pula. Saka kailangan, mabait tayo, mapagpasensya, na kahit inis na tayo, kahit ang ginagawa ko dito, kahit gutom na ako, halimbawa biglang darating ang customer, kakain ako, biglang darating, iiwanan ko yung pagkain. Sila yung unahin ko. Kasi kung dahil hindi sa kanila, wala ako sa ganito. Galing na. Galing na Iberia. Sila yung nagbibigay sa amin ng buhay. Sila yung nagbibigay sa amin ng pansweldo ng tao, pagkain namin, pagpaparalag anak ko. Pipili ng ganito. Kaya sila inuuna ko. Grabe. Very inspirational yung kwento ni Anay. Imagine, sa 20 pesos. Tapos oh, hanggang sa ganito. Marami ako nasabihan ganito. Niya. Totoo yan. Tapos yun sa pakikipag-ugnay niya sa mga customer niya. Minamahal niya talaga yung mga customer niya. So yun yung dahil lang kaya gumaganda yung negosyo mo na eh. Kasi may mga nagtitinda na ano pang wala naman sa loob nila yung ano nila ginagawa. Diba kasi pag, diba, pag passion natin yung ganitong bagay, di mas minamahal natin. So yun yung ano, dahilan kung bakit ang ganda ng ano, ganda ng takbo ng negosyo mo yun. Ganitong pag-aalaman. Ano, nung pandemic, yung mga naging ano eh, naging hanap buhay din ng mga ano. Arong pandemic, talagang hindi ako nakisabay. Hindi ako bumili ng mga halaman ng mga rare. Bakit? Kasi alam ko na naman yung mangyayari eh. After 1 year, 2 years, wala na yan. Mas minahal ko yung mga ornamental. Bakit? Nasa, ano ako eh, sa landscape. Kailangan mo, yung gagamitin mo, yung mga pang-landscape talaga outdoor. Yung nag-click ba ganun nakaraan, yung lockdown, indoor. Bihira naman ang indoor. Kaya nga po. Kaya ang inano ko, outdoor. Yun ang pinagpahalagahan ko. Hindi talaga nawala. Outdoor hindi ako nakipagsabay, hindi ako bumili ng mamahali. Nasabi may 5 million, may 100,000, may 50,000. Hindi ako bumili nung.
Yung mga gabi na may batik-batik. Hindi ako sumapay noon. Hindi. Ayaw ko. Nagkakaguluhan yun nun eh. Yung ganitong gabi na may batik-batik. Baka may customer po kayo. Ayun. Noy! Noy! Ano dito? Ano na eh? Ano? Papalam na din kami. Kakain muna ka. Sige. Hindi ka pa yata po nakain eh. Ay, kung gusto mo kumain ka, tagpalutura ka. Hindi. Huwag na po, okay lang. So ulitin ko, mga lingat sa mga nagahanap dyan ng mga halaman na talagang sulit kahit anong halaman matatagpuan nyo dito sa Bulacanya Garden ni Nanay, ano nga po? Maripe Toripio. Yan, Maripe Toripio. Yan, punta lang po kayo dito. Anong exact location nito na yun? Puro po, no? Barangay Itumang. Barangay Itumang. Sa tapat ng PhilHealth. Tapat po ito ng PhilHealth. So nalang po ito ng SM City Diet. So ito po yung malapit sa may Caltex na bago, tama po ba? Katabi, malapit sa Bigastar. Bigastar. So yan. Bigastar Hotel. Lahat ang mga hinahanap nyo dito ang halaman. Yan. Kahit anong halaman dyan nandito, mga prutas, mga garden set, tama po ba? Mga garden set, garden set. Panglagay sa dance, sa mga ano. Mga pang-decoration sa bahay, lahat nandito na. So punta lang po kayo dito kay Nanay Maripe. Tama po, Maripe. Maripe to repeat. Maripe. 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 Ayan. Meron hey. Din akong page, Bulacanya Garden. Saan po? May page pala po na Bulacanya Garden si Nanay. Uh-huh. Saan doon niya pinupost yung mga halaman niya na binibinta niya. So yun, pwede niya po siyang i-PM doon sa site na yun. So yun, salamat Nay sa konting oras na nakasama namin kayo dito. Grabe talaga na-amaze ako sa mga pananim mo. Mahilig din ako magtingin-tingin sa mga ganyan. Kaya ang ganda niya at nakaka-refresh siya kapag nakakita ka ng mga magandang halaman. Parang nawawala yung mga stress mo na pupunta doon sa mga halaman. Hindi yung purpose ng mama ko noon eh, kaya nagtatanim siya ng mga halaman. Kasi yung mga kapatid ko noon sakitin kasi naniniwala siya na napupunta doon sa mga tinatanim niya sa bakuran niya yung mga sakit na hindi na dapat mapunta sa amin. Yung mga paniniwala ng mga tatanda na. Yan ay, salamat po. Thank you very much. Maraming salamat.